Magandang araw mga kasyensyen. Nais niyo na bang matunghayan ang 5th kabanata ng aking kwento na pinamagatang Pintig ng Puso? Ngunit kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, ay paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganun rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Nakaramdam si Jacob ng kaginhawahan at masaya ang kanyang puso habang binabagtas ang elevator patungong ospital at makikita niyang muli si Priya. Sa mga nadaang araw ay parang hinahanap-hanap niya ang dalaga dahil kahit papaano ay naging sandala niya ito. Magdadalawang linggo na na nakakumpain doon ang kanyang ina at sa haba ng panahong iyon kung kailan napakahirap ng lahat sa kanya, ay dumating si Priya para masandalan niya. Tried as he might, hindi niya mapigilan ang muling pagbalik ng damdamin niya para rito. Ganun man, isiping walang masama roon, ay batid niyang hindi iyon tama. Something heavy was weighing in his heart as he opened the door. Bukas ay lalabas na ng ospital si Isabel. Wala na silang dahilan para muling magkita ni Priya. Kahit nais niyang isipin na makabubuti iyon para makalimutan niya ang umuusbong na damdamin niya rito. Ngunit sa kabilang dako ay napakasakit isipin na baka sa susunod nilang pagkikita ay magkapatid na sila. Nadatnan niya ang dalaga na nakaupo sa gilid ng kama at may pinakikitang larawan sa kanyang ina. Isabel was sitting her back leaning against the soft willow on the headboard. Natutuwa siya at ngumingiti na ito. Kahit na sa kabila ng pagtatangka nitong pagpakamatay, ay hindi pa rin nagbago ang pasya ng kanyang ama na iwan ito. Isinara niya ang pinto at marahang umupo sa supa. Abala ang dalawa sa pag-uusap at hindi man lang siya napansin ng mga ito. At a distant, he quietly watched them. His mother was getting well at parang tanggap na nito ang pagkawala ni Alvin. Mukhang tapos na ang suliranin niya sa bagay na yon. Ngunit nang mapatingin siya kay Priya ay panibagong suliranin ang muling nakaharap niya. His heart was swelling in his chest. Parang may isinisigaw iyon. Inalog niya ang kanyang ulo. Anumang damdamin ang nagbabantang sumabog sa kanyang dibdib ay kailangan niya iyong pigilan. Kung mahal man niya ito ay papaano niya kakayaning ipaglaban kung ang sarili niyang ama ang magiging balakid sa pagitan nila. Hisig helplessly at nang muli niyang tignan ang dalawa ay nakatingin na ang mga ito sa kanya. Nangiti siya nang biglang itago ni Priya ang hawak nitong larawan sa likuran nito. Suspicious that she was hiding something from him, he stand up and approached them. Hindi niya nagpahalatang interesado siya roon. Hinalikan muna niya sa noo ang kanyang ina at nang nagkaroon siya ng pagkakataon, ay biglang inagaw ang itinatago ni Priya na larawan. Ay! Huwag mong tignan yan! Sigaw nito at sinubukang bawiin sa kanya ang larawan. Ngunit tumakbo siya sa kabilang panig ng kama. Bago siya nito mahabol, ay mabilis niyang tinignan ang litrato. Nasupresa siya sa nakita. Larawan nilang dalawa iyon nung college. Suot nito ang maiksing cheerleader uniform. At siya naman ay ang pares ng kanyang jersey. Nakaakbay siya nito at pareho silang nakangiti. Hinalbot niya ang larawan at naalala niya iyon. Kuha iyon noong mag-champion sila sa inter-school tournament. May itinatago ka palang larawan natin. Hindi mo man lang ako binigyan ng kopya. Sumimangot ito at pulang-pulang ibinalik sa bag ang picture. Tignan mo nga, natupi tuloy. Pa-picture ulit tayo, lalo itong namula at bumalik sa tabi si Isabel. Wala ka talagang sentimental value. Jacob grinned too amused and too fluttered that she treasured a photo of them together.
Mukhang the feeling is mutual ah. Was she corrected? He rolled his eyes and sat on the other sides of the patient. How are you? Tanong niya sa kanyang ina. Ba't mo ko tinatanong? Biro nito. Si Priya ang tanungin mo kung past tense ba talaga yon. Natawa siya nang lumalim ang kulay sa pisngi ng dalaga. Nang hindi na siguro nito matiis ang kanilang panunukso, ay tumayo ito. Gabi na. Kailangan ko nang umuwi. Sinulya pa niya ang orasan sa dingding. It's only 6:30. Kanina pa siya dito, Jacob. Ani ni Isabel. Pagpahingayin mo na siya. Really? He retorted. The thought that she was going to soon break his heart. Huling beses na nilang pagkikita iyon sa ospital. He had to do something to make her stay for a little longer. Why don't you take her for dinner, iho? His mom suggested. Baka gutom na siya. The idea made him smile as he looked back at Priya. I love to. Hindi na. Iling nito. Walang kasama dito si tita. I'll be fine, sagot ni Isabel. Binabantayan naman ako ng mga nurses eh. Natahimik ang dalaga at iyon ang nagsabi kay Jacob na wala na itong excuse upang tumanggi. Umalik siya sa ina bilang pamamaalam. I'll be right back. No, Jacob. Take your time, she replied with a teasing smile. Are you sure? I'm sure. Naiintindihan niya ang ibig nitong sabihin. Gusto nito si Priya para sa kanya. Wala nang problema sa kanyang ina kung liligawan man niya ang babaeng ito. Ang magkakaroon ng problema ay ang kanyang ama. Dinala siya nito sa restaurant kung saan nila napag-usapan noon na magkita. Tumanggi ito nung una, ngunit nakubinsi rin niya ito. Nais niyang maiba ang alaala nito sa lugar na yun. Habang hinihintay nila ang kanilang order, ay may sumagi sa kanyang isipan. Matagal na niya iyong pinaplano noong depressed pa ang kanyang ina at parating umiiyak. Ngunit hindi siya naglakas ng loob na sabihin kay Priya. Natakot siya baka magalit ito sa kanya at hindi na siya muling pangkausapin. Ngayon ay mas lalong wala ng dahilan para isakatuparan niya iyon. Ngunit hindi niya papigilan ang kanyang sarili. It should be now or never. Priya, I have been thinking. He started aware of the stiffening of his body. Hindi ito madali ngunit desidido na siya. Gusto mo bang maging kapatid ko? Natulalang tumingin ito sa kanya. Depende naman yan sa daddy mo at mami ko. Kung gusto talaga nilang magpakasal, wala tayong magagawa. I know of a way to stop them, pero ewan ko kung papayag ka. She sat straight, fuzzled. Ano yon? Jacob took a deep breath, easing his nervousness. This would be it. Marry me. Akala ni Priya ay nalagutan na siya ng hininga sa labis na gulat. Bigla ang pagbilis ng kanyang pulso at di niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin at maramdaman. Of course, she was flattered to overjoy that she thought she would scream from the top of her lungs and kiss him in the middle of the crowd. But she held back. Hindi ganun kasimple ang sitwasyon nila. Are you serious? Tanong niya. Isang tango ang tugon nito. Hindi nga ito mukhang nagbibiro. Jacob, she opened her mouth. But nothing came out. Alam ko maraming problema. Anito. But I decided I want to marry you. It was still hard for her to speak. I really don't know. Kailangan ko muna itong pag-isipan. He smiled. That's good enough for me. But how much time do you need? Baka matapos na ang processing ng annulment ni Daddy in 3 months. Lalo siyang kinabahan. Give me a week or two. Pag-iisipan ko muna.
Naaawa ako sa mami mo pero hindi ko alam kung kaya kong magsakripisyo ng ganun. Para, Higreen, what if I told you na hindi lang yan ang dahilan kaya gusto kitang pakasalan? Napatingala si Yarito at nang makita ang nakakaloko nitong ngiti ay naisip niyang binibiro lamang siya nito. Shut up! Kanina ka pa dyan. Hindi ka ba naniniwala? Hindi nakasagot si Priya. Seryoso ba ito? Naputol ang kanilang usapan nang dumating ang waiter at inilatag ang order nila sa mesa. Tahimik silang kumain. Ilang beses niyang nahuli itong ngumingiti sa kanya. Gusto sana ni Jacob na magtagal pa sila sa restaurant, ngunit siya ang nagpumilit na umuwi na. Nag-aalala siya sa ina nitong walang kasama sa ospital. Magtataksi na sana siya, ngunit ito naman. Nagpumilit na ihatid siya. I hope you will be seeing each other again. Ani nito sa kanya nang nakatayo na sila sa harapan ng kanyang pinto. Of course, she replied. Siguro sa kasal ng daddy mo at mami ko. I will be the maid of honor and you will be the best man. Natawa siya nang tumalim ang mga mata nito. Ilang sandali nitong siguro ay ini-imagine ang senaryo bago ito sumagot. What about you will be the bride and I will be the groom? Lumakas ang kanyang tawa. Desidido ka ba talagang pakasalan ako para lang mapaghiwalay ang parent natin? That's one reason. Tango nito. But there another. What? Naningkit ang mga mata nitong lumapit sa kanya. Surprised of the intensity of his gaze, she moved back. But he followed her until she was trapped between the door and the hard frame of his body. He laid bottom palm on either sides of her. I won't tell you, he whispered. He gazed softing, but I will show you. His mouth was on her before she could make sense of what he said. Ilang sandali siyang natulala, ngunit nang diinan nito, ang labi sa kanya ay unti-unti siyang napapikit. She felt the top of his tongue and seeing entry between her teeth. As thought it was a natural thing to do, she opened for him and his tongue. It slowly came inside her mouth dahil hindi siya gaano balisa sa paghalik ay hinayaan niya itong turuan siya. Tama nga ang sinabi nito. Napakagaling nitong humalik. She moved while his tongue explored the depth of her mouth. Thrilled to learn that such things I could actually feel so good. I told you, I'm good at it. Bulong nito nang sandaling pinakawalan nito ang kanyang mga labi para makasalo siya ng hangin. Gasping, she smiled. Is that all? He returned her smile, his eyes daring her. You want more? Tumango siya, matapang na tinanggap ang hamon nito. Slowly, his arms wrapped around her waist and back pulling her close against him. Sandali siya nitong tinitigan, maya-maya ay gumapang ang isang palad nito paakyat sa kanyang batok bago nito muling inangkin ang kanyang mga labi. Sabay silang napaungol at gumalaw na rin ang mga kamay ni Sarah paikot sa katawan nito. As his tongue pound and spear with hers, she marveled at the hardness of his spine as she stroked his back up and down. If you don't release me, I might not stop anymore. He murmured between her dear lips, his breath hot and heavy. I did not tell you. She replied and took his mouth back on her. Alam niyang nagpipigil ito at naintindihan niya kung bakit. But the feelings he awake in her felt so good, she didn't want it to end just yet. Priya, he moaned, pulling her closer again, his body, until she felt and breast crushed beneath his hard chest. The sensation electrified that she almost clawed at this back. Rising higher on her toes, she felt the hard mass of flesh
throbbing against her belly. For a moment, she wondered what it was. Nang mapagtanto niya, ay nagtaka siyang kumawala, ngunit napakahigpit ng pagkakayakap nito sa kanya. "I won't hurt you, I promise." He groaned when he probably felt her resistance. His word took all her fears away and she kissed him back again, deeper and hotter. "Why are you so hard?" managed to tease. He laughed under his throat. "Because you made me so." Ngumiti siya at maya-maya ay naramdaman niyang dahan-dahang dumudulas ang mga labi nito sa kanyang baba. Nipping tenderly on her kiss. "Open the door, Priya, before someone see us." Noon lang na parang naalala niya na anumang oras ay maaaring may dumating o lumabas mula sa mga katabi niyang units. She pulled away and searched for the key inside her fars. Natagpuan niya iyong nahulog sa kanyang paanan, ngunit bago niya iyon napulot ay inunahan siya ni Jacob. Iniabot nito sa kanya at nagmamadali niyang kinapa ang susi. Turning the doorknob open, she pushed the door and pulled him inside. The fire was still burning inside her, and she still wanted more of his kisses. Pagsara ng pinto ay kaagad-agad siyang niyakap ng binata at isinandal siya sa dingding. He pressed his body hard against her, moving up and down again her soap as he crossed her mouth with his. Natauhan siya sa ginagawa ng lalaki kaya itinulak niya ito at biglang tumayo na nakalantad ang dibdib na masilayan ni Jacob. Shyly, she put an arms across them. With an amused smile, he glanced at her and buttoned her black back. "You're beautiful," papuri nito. "You too," sagot niya, "and you're good not only on kissing." Natawa si Jacob. "You haven't seen the best of me yet." Nanunukso nitong sagot nang maibutonis nito ang kanyang damit at marahan itong tumayo. "It best for me to leave now. Kung magtagal pa ako dito, baka hindi na ako makabalik sa ospital." Sarah grinned and stunned to walk him to the door. Bago nito buksan ang pinto, ay muli itong humarap sa kanya. "And Priya, I'm really serious about marrying you." Napakagat labi siya. Kung ang puso lamang niya ang kayang sundin, ay sasagutin na sana niya ito kaagad-agad. "Tawagan kita kapag ka napag-isipan ko na." Tumango ito. "I'll be waiting." Anito at marahang hinalikan ang kanyang pisngi. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, ay lumabas na ito ng pinto. Nilak niya iyon at nakangiti siyang pumasok sa kanyang kwarto. Binuksan niya ang closet upang kumuha ng bathrobe. Ngunit nang magbalik ang alaala ng mahalik ni Jacob, ay natagpuan niya ang sarili pahiga sa kama. Fantasizing his body moving over her, his weight coming down on her. Napapikit siya at nilasap ang mga halik at yakap nito. Parang gusto niyang magsisi kung bakit niya ito pinigilan, ngunit nang maalala niya, ang kanyang ina ay noon siya binalikan ng realidad. "Kapag ka pinatulan niya si Jacob na yon, itatakwil kitang anak ko." The wonder echoed on her mind and she felt tears falling down her eyes. Na minsan ay hindi niya inakalang ang ina niya ang magiging balakid sa pangarap niyang kaligayahan sa piling ni Jacob. Kung ipagpipilitan niya ang kanyang damdamin, ay siya naman ang magiging balakid sa kaligayahan nito. Isa lamang ang solusyon doon. Kailangang magparaya ang isa sa kanila at imposible ang ina niya ang gagawa niyon. Naisip niya ang proposal ni Jacob. Kung pakakasalan siya nito, para lang masira ang relasyon ni Tita Isabel at Alvin. Di bali na lang, baka balang araw ay magkakahiwalay rin sila. Mas lalo pa nilang guguluhin ang kanilang pamilya. At dito na po nagtatapos ang ikalimang bahagi ng aking kwento.
Hanggang sa muli po.